before, yeah, at the height of, yung sinasabi nila meron daw, ganyan. Sabi ko, wala yan, pneumonia lang. Oh, yun, pneumonia lang, Renise. Parang ano lang yan, ubong-ubong-sipon. Before, yeah, at the height of, yung sinasabi nila meron daw, ganyan. Sabi ko, wala yan, pneumonia lang. Oh, yun, pneumonia lang, Renise. Parang ano lang yan, ubong-ubong-sipon. So, talagang no, alam ko na, sabi na positive ako. Akala ko pupunta lang ako sa hospital, tapos bibigyan ako reseta, tapos uuwi din ako. Yun ang alam ko. Yeah. Di ko naman alam na pagdating ko doon, ayan na, iba't iba na yung sinasaksak sa akin. Sabi ko, ano ginagawa mo? Siyempre, lawyer ako. Mm-hmm. Para saan yan? Bakit mo ako ginagawa ng ganyan? May doctor's order ba yan? Sabi, sino ba yung pasyente na yun? Ulit ko siya. Sabi ko, bakit ginagawa mo yan? Sabi ko, di ba for confirmation pa ako? Eh, di ko, kasi yun, dalawa pala yun, swab antigen. Positive, and then for confirmation, RT-PCR. Yes. So, sabi ko, what if negative ako? Tapos ginagawa mo na sa akin yan, pwede kitang kasuhan. Sabi ko, ganyan. Si, ano ba pangalan mo? Ano ba yung nurse? Ganon. Tapos, ano yung sinasagot sa'yo? Sabi, most likely po, positive na kayo. Hindi, for kaya nga for confirmation. So, may probability din na negative ako. Paano ko negative ako? Like, for example, sabi ko pa sa kanya na talaga nag-ispagtalo. Like, for example, 5%, I belong to the 5% at tinusukan mo na ako ng ganyan. At kasi, pag-inject niya kasi sa akin, nagpasa na kaagad eh. Parang malapot niya yata yung lugo ko. Ganun yata yun. Yun yata yung effect ng COVID. So after nung away ng nurse, tumabas ang resulta ng positive ka na. No, ano na yan na, sinakay na ako sa wheelchair, dumadaan ako sa mga lugar na puro plastic. Sabi ko, ano to? Ba't ganito? Na imiiyak na ako. Hindi ko alam na hindi ko sila makikita na yung mga anak ko. Ah, may ganang confusion. Yan na, tapos sabi ko, naku, paano ba yun? Naku, yung titulo ng lupa ko nasa bangko pa, pero bayad na yun. Hindi ko pa nakikuha, paano kaya yung mga bata? Sabi ko, paano pag namatay ako, saan kaya ako lilibing nitong mga to? Ganun, not sure. Kaya alam mo, nung gumaling ako, una ko talagang pinuntahan itong advertisement ito. Ano dyan, yung sa Marikina, yung Loyola. Pumunta ako dyan, nagtanong ako, bumili ako ng libingan ko kasi wala pa ako nabibili. Hindi ko talaga naisip yun. So after 2 weeks ko na ma-isolate, hindi ko pa kaya mag-drive, doon ako pumunta. Sabi ko, tapos bibili na ako ng libingan ko. Ganyan, magkano ba yan? Ganon. Kasi talaga natakot ako. Tapos tumawag ako sa bank, kinuha ko na yung mga ano ko na 3 years ko na hindi kinukuha yung mga ORCR na mga sasakyan. Tapos tinanda ko, tapos sabi ko ito in case may mangyari sa akin. Kasi I'm a single parent. For how many years? 17 years I raised my children all by myself. Ilan ba anak mo? Three. And then nung finally talagang magaling na magaling ka na, ano nang nasa utak mo? So it took me 3 months before I was able to walk all by myself. 3 months? Yeah, because my liver got enlarged during the yung treatment of the massive doses of medicine that was injected to me. So hirap na hirap ako maglakad. Parang nahihina yung tuhod ko. Hanggang ngayon nga medyo ano pa. It took me parang 8 months for me to be able to walk alone na kaya ko na mag-isa. Kasi may fear ako na parang babagsak ka, gano'n. Nung finally fully recovered ka na, ano yung naglalaro sa isip mo? Nung I was able to drive na, when you were fully recovered? Yeah, sabi ko sa director for creatives ko, si Direct Eros ko, Direct, I have a script now. Binago ko na yung script. Sabi ko, let's do this. Sabi ko, tapos binabasa niya. Attorney, hindi ako makatayo. Ang ganda ng script. Tapos yun, diniretso namin ang shoot ng July. And I think this is a God-made movie. Paano mo siya napili? Oh. Direct Errol, when we were having a luncheon meeting sa Sulia, again, another advertisement. It was a nice restaurant in San Pablo City. We had our lunch there, and she was not present. And we were looking for an actress that would fit the role. And then, sabi ni Derek, meron dito ano. Sabi ko, sige nga, tingnan ko. Sabi ko, ah, pwede. Sabi ko, ano. So, yun. At pinagtugma para kayo before antivaxxers, para kayo nag-home. Hindi ka single mom kami. Single parent ka din, para kayo single parents. Yeah.
maganda naman yung aming naging shoot. Lahat sila cooperative, lahat sila parang nando doon para sumuporta doon sa story. Yeah. Tapos sabi ko nga, wala naman akong magawa pa, hindi pa ako nagkaka-attend ng hearing, may phobia ako. Kasi I got this from the court. Because I can remember vividly one day, that was I think February 1, I had my hearing and I was outside the court because we were not allowed to go inside. We were just like, parang, oh, you're not allowed to go inside. All the lawyers, all the litigants, all the parang detention prisoners, you stay outside the building of the Hall of Justice. And imagine we were outside, waiting for our cases to be called when it's due. And then may mga umuubo-ubo doon. Sabi ko, ano kaya to? Umuubo sila ng umuubo. Sabi ko, kinakabahan ako. Pagsakay ko, after 5 days, hindi naman ako umuubo. Pero sumakit yung katawan ko. Yun. Kaya wala talaga si... Hindi ko ganito ko sa akin, parang you were going up the stairs. Normally talaga inaakit yung stairs. That particular day. Yeah, the particular day. Normal ko, kasi I'm a runner. I go to the gym and imagine I can withstand running and staying up. Doing cardio for 3 hours. At kilala nila ako dyan. Talagang parang si Iron Lady na ano. Pero wala. Nagtaka ako. Parang horse yung horse na yung ano ko. Hindi ako makahinga. Sabi, may iba yun. May iba. Tapos yun, parang ito, kala ko, sabi ko, lagi ako naka-black. Sabi ko, lumipat kaya itong color ng damit ko dito? Ba't naging itim ito? Sabi ko, my finger. Tapos umaakyat na, umaakyat siya. Umaakyat dito yung pag-itim niya. Sabi ko, tapos nawawala ulit, tapos umaakyat ulit. So, Tony, na-inspired ba ng kwento ng buhay mo? Kaya mo naisipan yung isang joke? Oo. Para turuan mga tao. Awareness eh. Oo, awareness. Again, ikwento ko, di ba? Yeah. Itong film na to talaga, it originated from like the idea of my friend, Archie Lalan. He's not here because I think something bad happened to his family. Mm-hmm. He's our live producer. My son, passed the bar at the medical board exam. So I was so happy. And then he went to San Pablo. And it's like, Archie, pakitingnan mo yung anak ko ha? Kasi nakapasilan. Doktor na, sabi ko, ba, bait-bait niya, kahit nung araw binibully yan, pero ito yung maraging doctor. Tapos sabi niya, kawa tayo ng movie about your son. So that was really the original plan, to create a movie, to inspire mothers, family, na you should not, parang feel bad about your children, as may tinatawag na ADD, HDD, because it happened to my son. Pero walang official findings, but he was really tagged as, merong diferensya yung anak mo, merong ganyan. Pero naging doctor siya. So that was the original script. Yeah. And then... Kaya sinabi mo kanina, binago mo, ginawa mong yes. COVID-related. Yes. Kasi sabi ng director for creatives ko, attorney, mag-interview tayo ng na-COVID para totoong-totoo na yan. Kasi COVID front line, ayoko pa ako, mahawa ako. Tapos ako na yung na-COVID. So sabi ko po ka, ano to, mag-shoot na kami ng na-COVID ako, baka gusto niya. Umiyak talaga ako. Alam mo, sabi ko, Lord, ba't mo pinaranas sa akin po? Ano ba? Yeah. Hindi ka po namatay. I saw different pictures already. And there you survived. Yeah. So, doon sa script ng original is about your son, tapos dito, ilang percent ang natira sa original? May itinira naman din. Maganda yung pagkakaano ng script. Intertwine, no? Yes. And buhay niya, siya ay nangyari sa'yo. Nung binasa ni Mickey and ni Mom, sabi niya, paano mo na kasi Enzo? Ah, nag-Instagram ako. Alam mo naman ako, resourceful. Ito nga rin ni Enzo. Nay, kasi he calls me inay na. Nay, ano ha, nag-message ka pala sa akin. Ang dami mong messages, hindi ko ina-accept kasi hindi naman kami friend. Uh-huh. Sabi ko, how do I get into touch with you? I'm interested. I would like to get you. Blah, blah. Nag-reach out ako. Anong meron si Enzo para siya piliin mong i-reach out for the friend? Well, nanonood ako ng mga ano, mga telenovela, tapos yung mga nag-i-interview ako, kasi pag doctor kasi, di ba, kailangan yung, well, I don't look down naman sa ibang actors, ano, but then, I need is someone who can play, yung, he fits the bill. Yung pagsasalita kasi, na dapat malumanay ka as a doctor, yeah. Tapos yung eloquence mo in delivering, yeah. The,
the medical terms. Dapat kasi ganun yun. Pero may puso. Mm-hmm. Yeah. So yun. And it happened na si Enzo pala, COVID survivor din. Yeah. And he's bad. So, yes. So talagang fit na fit yun. Lahat kami doon COVID survivor. Yun yun. Tapos when you saw the film, makita mo yung anak mo kay Enzo sa film. Yeah. Nabigyan na ng justice yung anak mo. Hindi naman, ano naman, kasi siya naman noon, alam naman namin na hindi naman siya, ano, kaya lang tag-ash ganun siya. Kasi very slow. Wala talagang pinapasa, magtataka na lang. Basta makikita niyo dun sa film, diba? Makikita niyo talaga. So, naitawid ni Enzo yung role, yung flying yes. Horror. Sobra. At saka... Yung child actor din. Yung child actor din na doc. Yeah. Magkakabukha kasi sila. Kasi ganito kasi yan yun. Meron na akong nakuhang bata na magpipay yung role niya. Kailangan... kamukha niya, fit, di ba? May nakita kami before nagaganap na doc, pero sabi ko, eh, paano yun, chinito, tapos dito, bilog yung mata. Paano naging yan? Pagtanda niya, hindi yata pwede yun. Sabi na, pwede na rin, ay hindi ako papayag, mababash tayo, kailangan yung itsura nila pare-parehas. So yun, siya yung nag-fit talaga sa room.